sa ulan dito ngayon sa may bandang south ang expressway. Ingat tayo sa pagmaneho, dadahan, kasakasada. Pero utang na loob, huwag kayong mag-hazard. Ang problema kasi sa nag-hazard habang umaandar yung sasakyan, hindi mo alam kung lilikuin, no? Kakaliwa ba yun o kakanan. So hanggat maaari, hindi na kailangan mag-hazard. Sapat naman yung ilaw natin sa taillight para maging visible tayo sa mga sasakyan sa paligid. Dapat hindi kayo nag-hazard kasi napaka-delikado yung sakosan. Ang hazard, ginagamit lang yan sa mga private na sasakyan kapag nakatigil. Medyo hindi ako komportable kapag yung sasakyan sa unahan naka-hazard kasi hindi ko alam kung pwede ako mag-overtake. Although hindi maganda mag-overtake ngayon kasi umuulan niya. Pero delikado pa rin yan eh. Kasi hindi mo alam kung kailan saliliko o hindi. Minsan, pag nagsabay pa yan, dilipat ka pala, tapos siya din dilipat, baka magkabungguhan kayo, magkadikitan kayo. Kaya huwag kayo mag-hazard kapag tumatakbo sa kalsada. Kahit malakas ang ulan, delikado kasi yun. Ingat tayo, mga kamaneho. Drive safe, nakakawi rin tayo. Banda doon, medyo hindi na umuulan. Parting sa likod ko, papuntang Batangas, ito malakas ang ulan. Ito pa Manila. Medyo may liwanag doon, no? Sana maula yung ulan kasi meron akong imimit na magpapagawa sa atin ng bushing. Sayang, pinuntahan niya pa naman ako. So, tutuloy natin. Hanap natin a way para makaharap tayo ng covered na parking. Basta magawa natin itong araw na ito. Sayang eh. Hindi na siya nag-hazard. Anong purpose ng hazard? Bakit ka nag-hazard? Hindi mo ba alam na nagiging delikado yung ginagawa ko? Sa isip mo, parang tingin mo safe ka kasi naka-hazard ka. Pero ang totoo niya, hindi. Isip ko lang yun. So, ayan, may liwanag na. Unti-unti na yung mawawala yung ulan. Ayos. Eto na, mga kamaneho. Ulan na ulan doon. Pambira, doon lang pala yung ulan. Bahana sa pinanggalingan ko, dito lang pala walang ulan. Ang galing. Yun. Ayos. Biglang nawala ng ulan. Kaya pala nag-text yung kaibigan ko, sabi niya doon sa lugar na yun, bahagya ang pag-ulan. Totoo nga. Okay, ingat tayo mga kamaneho. Drive safe, paulan. Basong-basa eh. Parang nag-joke lang yung ulan. Pero actually, dun sa likod na yun, malakas talaga yung ulan. Dun tayo nang galing. So, dito na ako sa Shell. Hintayin ko si Pops yung ating mapapagawa. So, yung lugar niya, Manila yan. Ito, south. Galing sa Batangas. Yan, madilim. Malakas ang ulan sa south. Basang-basa. So, dito ako sa may Shell, Mang Plaza. Pambira yung kamit ko, hinahanap ko, yung pala, nasa kabilang Shell pala siya. So, pupunta na lang niya ako dito sa may Shell Mount Plaza. So, mga ilang minutes na lang yun, darating na yun. Kasi, instead ako pumunta doon, so ayoko naman pumunta sa Alabang kasi nga, traffic na doon. So, mas convenient kung siya ang pupunta dito. So, yeah, kamit na natin yung ating subscriber na magpapagawa ng kanyang bushi. Ano, huwag muna siyang i-off. Ah, huwag mo nang i-off. Okay. Kailangan mo makita kung gano'n siya kalakas. Steer mo na gano'n. Oh, sige. Tapos bibig niyo ako. Tignan natin kung ang gano'n kalakas. Game! Malakas. Malakas, oh. Meron. Ano, gawin natin. Okay lang ba yan? Oo, okay lang. Kasi ilalim ko naman eh. Dala mo yung ano mo? Anong jack kailangan? Mo? Jack mo? Oo. Angat natin ng konti tapos para makasuot ako. Sige. Okay. Naka-adjunit ako. Iisip ko nga, baka dyan sa loob, may space. Wala. Mas ligtas. Weekend kayo, maraming tao. Oo. Oh. Kunin ko yung gamit. Magkalayo kami ng parking. So, ngayon, ang diskarte, habang hindi pa umulan ng todo, tirahin ko na.
Mira yung si Sir Jack ni Pops Virgin na virgin pa. Ngayon na nagamit. Manual din yung sasakyan mo, no? Tulak mo na lahat yung gamit. Tulak mo na lahat. Ayan, sige. Bahala ka na dyan. So, testing natin. Kung gaano ka busy yung sasakyan na yan, amuyin mo. Kasing busy, ah. Ito mo? Linis pa, wala pang gasgas, ah. Pero walang gasgas. Sige, game. So, ang unang observe natin, kung yung liko, meron ba siyang, di ba yung sagad na liko, meron ba siyang parang, basta galaw? Ganun. Kalog. Kalog. Kalog, oh. Yun yung issue doon. Kung kakalog pa. Pag pala, ano, good condition yung ating steering. Pag sagad mo, bitaw mo lang, babalik siya sa center. Babalik siya sa kusa. Babalik siyang kusa. Ayan, sige. Game. Okay. Game. Makakaikot kaya tayo. Sir, amoy ano to, ang bango, ah. Bango talaga. Sige, sagad mo. Huwag ka ng preno. Ah, okay. Oh, try mo siya, i-torture mo siya. Ah, okay. Sige. Parehas na nga. Oo, sige. Kasi doon mo siya malalaman, eh. Dito. Lapis ka dyan. Sige. Meron bang ano? Meron ba siyang... So far, wala naman pa. Wala pa naman akong ano. Mararamdaman mo kasi yung ano, yung pagka sa humps na isabay. Oo. Yung kekembo siya na gano'n. Pero minsan normal yun, eh. Hindi, ramdam mo sa ano. So, parang sumasayaw siya. Pag sumayaw siya. Iba pa yung lagpak, ha? Oo. Iba pa yung lagpak. Iba pa yung sumasayaw yung body. Yung kumbaga hindi sabay yung gulong mo sa humps. Yun. Ito lang Raptor, ano? Pero sa steering, ano, napansin mo? Actually, wala namang... Walang pagbabago, ano? Wala namang pagbabago. Ako nga, try ko nga. Sige. Anong karga ng pressure niya, sir? Ako, 35 sa harap, eh. Ay, standard po. Ito na mismo yung steering ng Navara. Okay. Busy-busy kasi itong area na ito pag gawin things. Opo, parang walang pasyahan, di ba, Dele? Okay na to. Hindi ko alam kung mayroon ka napansin. Sa mamaya ano? Mamaya siguro. Pagka... Saan mo ba siya, ano, madalas napapansin na parang hindi maganda yun? Pagka yung tumatalbog siya na, ano? Pag tumatalbog lang. At saka yung pulling, yun yung aking i-correct dyan. Titingnan ko kung ano. May right pulling siya, eh. Na hindi may itama dati ni Wings West. Dinaya. Paano kayo tipo-testing ito? Ano? Ako na lang magte-test. Parang sa na lang kita. Sa expressway sana, eh. Kaya lang, traffic doon. Traffic din dito. Ha po. Pag nag-exit ka, mas matapos. Wala ka na. Kuchino ka na dyan. Pero Brad, kung ganito lang din, straight naman siya, eh. Oh, hanggang ano, hanggang at least 60 ano? kilometers. Hindi, para saan? Okay. Tsaka nasa mga 20 hanggang 100 meters yung tatakbo yun. Kasi kung ibibila mo siya, wala siyang balik, eh. Wow. Wala siyang balik. Dapat kasi babalikin, eh. Ganun. Yes, no? Meron siyang parang, uy, wag, parang ganun. May ganun feeling. Pero hindi, eh. Kahit biglang liko mo, stable siya. Hindi tayo mag-park sa katabi ko. Tatlo na siya. Ganda siya. Ganda siya. So, ganun lang kadali. Ganun lang kadali. Ganito rin yung manipela ko. Ganito rin yung feel. Okay. Pero dati hindi. Okay. Sobrang bigat. Kahit nung bago pa lang, sobrang bigat na niya. Hindi kaya ano? May issue ko sa... Wala yan sa driving bro. Lambot ng gulong. Wala din. Okay. Wala siya dun. Ngayon ito, ang scenario. Kasi napagalaw ko na ito dalawang beses, diba? Oo, napagalaw ko na yung dalawang. So ngayon, after nung ano, nung magpalit ako ng ano, ng gulong sa harap, okay naman talagang nakita ko yung computer. Okay yung kanyang setup. Pero kung hindi siya gumalaw, what if gumalaw siya? Mag-iba yung sabagay. Oo, ganun siya, Brad. Dahil pag hinigpitan na, di ba? Nagagalaw yun, eh. So yung mismong raang pinion, uusog siya. So ipaalay ko ulit? Oo, mas sure. Pero tingin ko hindi na kailangan kasi hindi ko ramdam, eh. Bago lang, eh. Bago lang. August. August 15. Hindi ko siya ramdam, eh. Kasi sa akin, ramdam ko siya. Solid siya, pero ramdam ko parang mayroong isang gulong na kalog. May pulling? Oo. Oh. May pulling. Ngayon kapag may kalog konti, ipaalay mo, solve na yan lalo. Okay. Yung t-shirt ko. Oo nga pala. Large, eh? Si Kuya Dennis. Pogi pogi. Batang bata. Di yamanin. Banat na. So, solid yung ano, manipela. So, kanina, tinorture ko siya. Hindi ko sagad, hindi ko uli. Wala siyang sabig. Wala siyang laro. Stay put siya. Wala siyang kalok. Ngayon, titestingin niya. Ang reklamo niya kapag sa hubs,
magkabagsak siya na hindi sabay, medyo ramdam mo yung sa manibela. Parang may iba pang sayaw, gano'n. Yes. Okay. Tetesayin mo niya mamaya kung meron pa rin gano'n o wala na. So, nasa expressway kami, so hindi ko siya malalaman. So, i-update na ako mamaya sa text. I-update na lang sa okay, ano. Sige. PM. Ingat tayo mga kapatid. God bless. Bye. God bless. Alright, time to go home. Sige, maulan. Ingat!